Good morning! Work mode ako ngayon. At night shift nga ako palagi. Hindi uso ang change shift dito, kaya 10 years na akong panggabi. Nasanay na rin yung katawan ko. Masarap din naman ang panggabi kasi marami ka pang pwedeng gawin pag ka-uwi mo. Yun nga lang, hindi na siya healthy. Iba pa rin kasi ang tulog sa gabi. Kaya kapag rest day ko, bumabawi na lang ako ng tulog. Tuto naman kasi ang schedule ng pasok dito. 2 pasok, tapos 2 day off. Pero kapag schedule ng OT mo, 3-1 yung pasok mo. Break time ko na nga pala ngayon, kaya pwede ko nang suotin yung relo ko. Hindi kasi to pwede sa production. 10:30 ng gabi ang unang break time namin. At palagi nga akong kain one. Hindi kasi kami kumakain bago pumasok. Kaya lagi namin pinipili ang unang break time. Magkaiba nga pala kami ng department ni JC, pero sabay pa rin kaming kumakain kapag break time. Sa kantin na nga kami nagkikita, iniintay niya ako kahit una yung oras ng break niya. 10 minutes yung gap namin, pero iniintay ako niyan bago kumain. Ako kasi ang nagdadala ng tubig tsaka ng kape namin. Kaya wala siyang choice kundi hintayin ako. Required pa rin dito ang naka-face mask kahit pupunta sa kantin. Pero hindi na siya masyadong mahigpit kasi binalik na yung buffet serving sa kantin. Nung pandemic kasi, nakapentang ang pagkain namin. Unti-unti na nga bumabalik sa normal ang lahat kasi pati yung mga divider sa table tinanggal na rin. Diyan mo nga pala makikita kung anong menu ngayon. Yun nga lang, hindi laging masarap ang pagkain. Pero may pritong manok naman, curry boom boom na yan. Kanin is life naman ako eh. 1 hour and 5 minutes nga yung break time ko ngayon. Kaya mahaba pa yung oras ko. Huwag na nating isama kung ilang minuto ang overbreak ko, malalaman pa nila. Bawal kasi yun. Kaya quiet ka na lang. Mabuting empleyado naman ako, hindi lang halata. Itong si Hello Kitty bagbag ko, hindi nga to pwedeng mawala. Andito kasi ang kutsara at chopstick ko. Tsaka yung tirang ulam namin kaninang umaga. Andito na ako sa table namin at mukhang gutom na si JC, kakaintay sa akin. Iniwan ko muna yung bagbag ko kasi kailangan ko pang kumuha ng pagkain. Hindi kasi ako makakuha kanina. Ang dami ko kasing bit-bit. At dito nga sa noodle bar ang napili kong kuna ng pagkain. Andito kasi yung chicken. Wala namang bayad ang pagkain dito. Isaswipe mo lang yung ID mo. Pinatanggal ko nga yung noodles kasi chicken lang talaga yung gusto ko. Gusto niya pa nga akong lagyan ng gulay. Kaya lang, di naman ako kumakain ng toge. Naabutan ko nga si JC kumukuha ng malamig na tubig. Nakalimutan ko palang lagyan yung bote namin. Halos 10 minutes din bago kami makapag-start kumain. Pero okay lang, mahaba pa naman yung oras. Ito nga lang pala yung pagkain ko. Pero yung kay JC naman, napakarami. Pritong baboy yung kanya na may kamatis, tokwa, tsaka broccoli. Then after namin kumain, nanonood na lang ako ng dirty linen. Yan nga yung ginagawa ko tuwing break time. Umaalis na lang ako sa kantin kapag magtututbrush na ako, tsaka babalik na sa trabaho. At may isa pa nga kaming break time kapag madaling araw. Pero this time, nasa locker na lang ako, nakaupo, nagpapahinga. Minsan, natutulog. Pero madalas, nanonood lang ako ng Batang Quiapo o kaya K-drama sa Netflix. Yun lang, tapos na po. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye!